Pali yung itlog na ano pala no, na mga gagamitin din natin na pampataba is galing din sa mga inahin natin dito. Bali, sinasama natin yon no, yung mga itlog sa patuka din ng mga manok natin. Tapos yung shell is yung isasama natin dito para pampataba ng ating mga lupa. Ito na yung mga ano natin no, yung mga ipot natin na ibinilad. Ito mga 1 week to na ibinilad natin. Direct from sunlight to. Ayan. Kapit na niya. Ilalagay niya na isa-isa sa mga butas para medyo tumaba yung lupa natin na pagtataniman. Ayan. Ito, ayan. Pagpipilian niya yung mga ipot na to. Ito yung mga ipot natin, no, ng mga manok natin. Ayan. So, ito yung gagamitin natin, no, para hindi na tayo gumastos. Ano, nililinis niya na yung mga ano, inaalis niya yung mga ibang dumi at yung mga ibang bato. Ito, maya-maya, ilalagay niya na to sa mga butas. Alagay niya na ng fertilizer, yan. Ayan, isang takod? Kadya lang siguro muna, okay na yan. Kasi seed lang naman muna eh. So, pilihan mo na lang din, pagka nasa kamay mo, medyo tanggalin mo yung konting bato. Ano, medyo pampataba ng lupa natin. Tapos, bubutasin natin din ito mamaya-maya. Ilalagay na natin yung mga ano, yung mga puto. Ito, okra, no? Okra ilalagay natin dito. Dapat tuyo-tuyo talaga kasi pagka medyo basa daw yan, ang sabi nila is yung ma-acid. So mamamatay yung ano natin. So kailangan hindi siya ma-acid, tuyo-tuyo. So parang na kasing parang lupa na rin kasi yan. Pero matabang lupa yan kasi, diba? Natuyo na siya. So yung mga ipot daw ng manok, ng bibe, yan, maganda yan. Pero huwag lang yung aso, tsaka yung pusa kasi medyo ma-acid kasi daw yung mga ano noon, mga poop nila. So kailangan talaga sa manok. Tsaka maraming kumukuha nga niyan, bumibili niyan na sa mga nagtatanim. May mga umu-order ng ganyan, pero syempre siguro sa kanila sako-sako. Tsaka merong halong ano, ipa ng ano, palay. Yung katulad sila ante na palay, 'di ba? May mga ipa. Parang katulad niyan 'no, yung nasa itim natin. Ganito, may ipa, ayan. Ganito, ano? Yan, parang ganito, may mga ipa. Diba? Yan, maganda yan. Tapos, may halong ipot. Kasi, yung mga pinaanuhan sa mga sisiw, yan. Yan ang ginagamit, eh. May halong mga ipot na ng mga sisiw, yan. Okay na ba yan? Medyo okay na rin yan. Dagdagan ko pa. Dagdagan mo na din kung pwede, kung ka alam mo. Po, no? Binabalatan niya na ano, yung ano yung mga okra seeds natin na tuyo. Okay. So, yun yung mga buto ng okra na itatanim natin sa butas. Na ginawa natin. So, 2 piraso kada butas. Siguro isa lang bubusan natin yan kasi 20 butas lang yung nagawa natin. No? Hanap pa tayo ng ibang space. So, 2 lang para dyan. Oh, babad mo muna ito, di ba? Basahin. So, dapat yan is 40 pieces. Ayan, binabalatan nyo na. So, ito yung pinatuyo natin. Ayan po, no? Pinatuyo na natin yan. So, ilang buwan na rin nakatuyo natin yung tuyo na yan. Kapag muna daw natin yung, ano, yung mga seeds para mas mabilis daw magkugat. Binibilang nyo na, no? 40. So, ito na po, no? Ilalagay nyo na po yung mga buto sa mga butas na ginawa natin. 2 piraso po kada butas. Ano po siya? Isa-isa niya po nilalagay. No? Then mamaya, tatakpan niya po ng lupa yan. Siya po kasi yung medyo magangang kamay. Kaya maganda po kayo ng magangang kamay na magtatanim. Para po maganda po ang pagtubo. Bilis
isama na natin yung seeds, no? Binabad muna natin yung seeds bago natin ilagay sa sa mga butas para mas madali. Para yung moisture nasa buto na ng okra. Ibawa muna lang yung seeds sa lupa. Ibawa mo. Yan. Hindi, okay lang yun. Taban naman natin ang lupa niya kasi may lupa na eh. Ibabawal mo na lang yan. Yan. Para ano. Bali, ito palang pinagtataniman namin ngayon, no? Ito yung range area natin ng mga sisiw dati. So, naging mataba na rin ng lupa na to dahil sa mga ipot ng mga sisiw natin, ng mga nakaraan natin na pinagala dito. So, kaya naisip namin na taniman dahil medyo mataba-taba na ang lupa dito. Ito na po siya, no? Tatabunan niya na po ng lupa yung mga seeds na tinanim natin. Saan yung pantay ng lupa? Parang konti lang itong shout out sa mga kaibigan natin, sa mga subscribers, sa pamilya, viewers na aabot sa time ng video na to. Shout out sa inyo at salamat mga kasabong kagala. Special shoutout kay Nani Rose na lagi nanonood at tinatapos ang video at nag-share ng mga videos natin. Salamat po, Nani Rose. Ito, mga sabong kagala, no, abangan natin to yung pagtubo ng mga okra seeds natin na tinanim dito. Tingnan natin kung magiging successful, no, kung talagang magangang kamay kung nagtatanim na to. Siyempre, kung magangang kami ito, mabilis tumubo. So, araw-araw natin itong video at ipapakita sa inyo. No? I-update namin kayo dito sa pagkatanim natin. Kung ano nag-iresulta, kung may tutubo ba o ano. At sana, siyempre, tumubo. Pipilihan mo rin talaga. Ano, durugin mo yan. Ibagsak mo, durug yan. Bagsak mo sa malaking bataloy. Yan. Para madurug siya. Hantingin. Binibistay niya po yung mga lupa para hindi bubo. Kailangan bistay-bistay yan, no? Ha? Dapat bistay. Pero sabi naman ni ano, Tito, kahit man daw hindi, ano? Kahit hindi na raw bistay yan. Maraming salamat mga kasabong kagala sa pagsama sa akin at sa partner ko sa pagtatanim ng okra seeds dito sa JBit Libra Farms. See you on next video mga kasabong kagala. Share, like, comment for any suggestions and for subscribe din po. Thank you and God bless. Bye-bye!